guys, again, welcome back po ulit sa ating channel. I'm here again, All About Ben. And ayan, sa episode po na to, another ano naman po tayo, skincare products, beauty tips, ayan, ang i-share po natin sa episode na to. Para sa kabuang detalye, ayan, please keep on watching! Eto na nga po, ayan. So, alam nyo ba, ako ay nag-review ng bagong products. Actually, this is not new sa iba. Pero sa akin, since ngayon lang ako gumamit ng products na to, eh, kaya gagawin ko sa inyo ng, bibigyan natin ng magandang justice, ng magandang review. Hindi ibig sabihin ng maganda, from the words of maganda, is talagang puro maganda lang sasabihin ko. What I mean, isasabihin ko sa inyo kung ano yung aking personal experience sa products. Kasi, malay mo, same na same pala tayo ng skin type and experience, eh, para makarelate ka din. And dun sa iba, ayan, para alam din nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Okay, before anything else, ayan, thank you so much guys, dahil lagi kayong nandyan, nanonood sa ating mga beauty tips, and syempre, kung meron po kayong mga recommendations, suggestions, or anything na makakatulong po sa ating ibang viewers, ayan, leave your comments down below, and sobrang na-appreciate ko po. Alam nyo po ba na sinisikap ko na lahat ng mga nagko-comment po sa akin is sinasagot ko, kasi importante sa akin yung inyong feedback para sa ikagaganda ng ating channel, ayan, kaya wag po kayong mahiya, especially sa mga bagong ano po, viewers natin, ayan, sobrang na-appreciate ko po ang inyong like and subscribe sa ating channel. Ayan. Okay, moving on, and doon na po tayo sa pinaka ating main topic. Okay, walang iba ang ating pag-uusapan sa oras na to or sa episode na to, kundi itong si... Okay, alam nyo ba ako ay mahilig mag-try ng mga deodorant? Yes, ako ay mahilig mag-try ng mga deodorant kasi before, nung hindi ko pa nami-meet si NRB, NRB I have a separate video dyan. Meron po ako dyan naging magandang experience, kaya ginawa ko talaga yan ng video para makita ninyo yan. Para gusto nyo po makita yung pinakakabuuan talaga ng nangyari sa akin dyan kay NRB, search lang po ninyo. Punta lang kayo sa ating pinaka-channel, tapos makikita na po ninyo yung ating mga videos dyan at nandoon yung ating NRB. Okay, nung hindi ko pa nami-meet si NRB, ako po ay naghahanap talaga ng aking magiging lifetime partner. Yes, ibig sabihin na talagang walang makakatalo. Hindi ko kakayanin nung wala siya. Pero mga ganon. So, okay. Ako po talaga ay Tawas user. Mahilig talaga ako. Tawas lang talaga ang nilalagay ko sa aking lekiliaki, sa aking kilikili. And ano na yan, kumbaga, proven and tested ko na yan. Ang hassle lang kasi sa Tawas is parang lagi kang may buhangin sa iyong kilikili. Yes, alam niyo yan sa mga Tawas user na talaga namang hindi ganun ka-comfortable minsan. Pero pag sanay ka na, wala, ano na, parang wala na. Okay na. Parang wala na lang. Parang hindi mo na mapapansin na mayroon palang nakalagay na magaspang or sa iyong kilikili. And gumamit din po ako ng Milko. Si Milko is yan. Sobrang matagal ko din yan nagamit. Kaso, syempre, dahil ako ay budgetarian. At alam ko, marami din sa inyong katulad ko na budgetarian. Kaya naman, ayan, hindi naman sa... iniiwan ko siya dahil sa kanyang presyo. Kasi parang kung sa practical way, ikaw ba may nakita ka na na alam mong mas mura pero effective naman, syempre dun ka na. So parang ganun na nangyari sa akin sa kwentong, ayun, parang magpakailan mo na. na kwentong ano ko, kwentong Milko ko tsaka ng Tawas na yan, ayan. Pero yun nga, nung nakilala ko si NRB, nandun ako. Pero hindi ako magsasawang mag-try ng mga product. Kaya naman, itong product na ipapakilala ko sa inyo, ay ipapakita ko sa inyo, trinay ko siya ng mga ilang araw. At ito ang nangyari sa akin. Okay. Ako po kasi, uulitin ko po ha, ako po ay ma-hairy na tao. So, ibig sabihin, pag tumubo ang aking buhok sa kleki-leki, eh talo pa niya ng gubat. Oo. Kasi ang tataba po ng aking hair. Tignan niyo naman yung aking hair, di ba? Black na black. So, yung buhok ko sa kilikili, kapag tumubo yan, eh ganyan din ang kulay niya. Black na black. Tapos, makakapal talaga.
Talagang parang ano, yung hibla ng hair ko, parang ganun din yung hibla ng buhok sa kilikili. Talagang makapal siya. So, kapag tayo ay mabuhok sa kilikili, madali tayong magkaroon ng body odor. Kaya importante na meron tayong magandang kapartner na deodorant na talaga naman kahit mapataas ka ng kamay at kahit magsuot ka ng sleeveless, ayan, eh hindi nakakahiya. At kapag tumabi ka, kung kanino ka man tatabi, ayan, eh, talagang fresh pa rin ang iyong scent, diba? So, yung mga ganong aspeto kasi ang talagang pinaka-importante at talaga namang dinidiin ko, talagang binibigyan natin ng emphasize para alam mo yon. Sa mga gagamit ng mga deodorant, yun ang una-una nila titingnan. Wait, may hairy ba ako? Bagay ba sa akin tong deodorant na to? So, yung mga ganong consideration ang tinitingnan natin. And second, ako po ay pawisin. Yes, pawisin po ang lola ninyo. At kapag pawisin, alam na ninyo na nangangasim. O, diba? Rhyme. Hindi. O, kidding aside, yun nga. Kapag pawisin talaga, kadalasan dyan is nangangasim yung ating kinikili to the point na nagkakaroon tayo ng body odor. At ayaw nating magkaroon ng body odor, syempre. Dahil ayaw nating maging trademark natin yan. Ay, si ganito, okay yung mukha niya. Okay yung damit niya, pero ang baho niya. Di ba? Ayaw natin na mga ganyan. Kaya eto guys, nag-research talaga ako, nag-test talaga ako, nag-try ako ng ibang mga product. Kaya naman, ayan, ang hinahanap ko talaga sa mga deodorant is yung hindi ako pagpapawisan at, ayan, kahit hindi pa ako nagwawax ang aking kilikili, eh, makakatulong pa rin na hindi ako pagpawisan at hindi ako magkaroon ng odor. So, okay. Hindi ko na po papatagalin. Introduce ko na sa inyo yung product na trinay ko. Antibacterial din siya, paraben free din siya, aluminum chloro hydrate free. Pag sinabi po kasing paraben, ulitin ko po ulit na sa episode na to, ibig sabihin napaka-mild niya. Tapos, ang inano ko, yung aloe mineral deodorant spray. Kasi alam naman natin na ang aloe vera is very maganda talaga yan sa ating skin. Actually, yung aloe vera gel nga, hindi ko lang yan nilalagay sa aking face, nilalagay ko din yan sa aking kilikili. Part ng aking kilikili routine para ma-moisturize ang aking kilikili. Okay, meron po tayong separate video dyan. Ayan. So, lagi na lang ganun. Hindi, sorry guys. So, eto na po ang gusto kong ibida sa inyo. Actually, not ibida. I-introduce sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang aking personal experience dito. Walang iba kundi, eto na po yon. Yes! Ang kanya po palang model dito. Ayan. Endorser. Walang iba kundi si Miss May Mendoza. Ayan, di ba? Mga Aldo Buns dyan. Ito na po yun. Ito ay si Deonat. Aloe mineral deodorant ang binili ko, tsaka spray ang binili ko. Kasi normally, yun nga, para sana wala tayong maramdaman na buhangin. Kaya ito, liquid type ang pinili ko. Kasi meron po itong, yung bato talaga na tawas, tapos babasain mo saka mo siya i-apply sa kilikili mo. So, may mga ganon. I don't know kung may powder to, hindi ko napansin. So, basta ito. Tapos, may mga iba't ibang scent siya or extract siya. Ako ang pinili ko si aloe kasi subok ko na si aloe vera na maganda talaga siya sa skin. Plus, tawas pa siya kaya talagang napag-go ako dito. Okay. Ginagamit ko na po ito. Ayan nga, bawas na siya. Kung nakikita niyo, ayan, kita ko lang, ayan. Bawas na siya. Mga 3 days ko po siyang ginamit. So, ang ginawa ko, ako po kasi talaga is mahilig maglagay ng deodorant after kong maligo. Kahit mag-stay ako sa bahay, kahit matutulog na, hindi ko din alam kung bakit, pero nasanay na ako. Kasi ganun yung ginawa ko kay NRB at saka kay Tawas eh. Parang siguro dahil ini-aim ko talaga kasi dati na punti talaga yung aking kilikili. So, di ba nga may kinikwento sila na kapag isang bagay, ginawa mo ng straight na 21 days, parang part na siya na magiging routine mo. Parang yun at yun na yung routine na gagawin mo. So, parang
parang ganun ang nangyayari sa akin ngayon in terms of pag-a-apply ng deodorant. Pero sabi nga nila, the more na napapahinga yung skin, mas maganda sana. Yun po ay kung hindi kayo katulad ng case ko na ma-hairy at puffset. Ayan. So, sa part ko, parang hindi siya ganun ka-advisable. Kailangan ko talaga mag-apply. Okay. Going back po dito sa ating product, ginamit ko na ito ng mga 3 days. Okay. Ginamit ko siya ng morning tsaka ng evening. Okay. Pagdating, okay, eto na ha. Kaasa doon lang tayo sa totoo. Pagdating ng application, eto na, application na. Sa amoy, okay, check. Walang amoy, hindi ka mangangamoy, odor free ka dito. Ibig sabihin, hindi ka makaka-experience ng putok, ayan, literal, na putok, ayan. Kung ikaw ay, ayan, meron talagang body odor. Hindi ka talaga mangangamoy dito. Okay. Tapos, naging kalaban ko lang dito. I think ang price nito is nasa 170 something. Tapos, sa tingin ko naman matagal ninyo siya magagamit. Kasi kapag in-spray ninyo siya, parang hindi naman siya ganun. Lahat lumalabas yung product. And may technique po dito pala sa application. Ang technique ng application dito para makatipid kayo, kahit isang spray lang, okay, will do. Makakatulong na po yan sa inyo. Just rub it gently. Para mag-spread yung pinaka-liquid niya sa inyong kilikili, then top, para, ayan, mabilis siyang mag-dry. Kasi po, ang naging kalaban ko sa product na to is dahil liquid type nga siya, ini-spray siya, so, kailangan ko siyang patuloyin. Unlike na kapag gumamit ka ng tawas talaga itself, diretso dry na siya. Dito po, ito lang yung, actually, ganun talaga, kahit na anong liquid ang gamitin ninyo na deodorant, basta't liquid yan, kailangan talaga ninyong yung patuyuin siya. So, ito, dahil sa paggamit ko, nagkaroon na ako ng idea kung paano yung proper way ng paggamit nito para ma-share ko sa inyo. Yun nga yun, isang spray, oh, di ba? Very, very, very simple lang. Saya. Ayan. Very simple lang. Spray, rub gentle, then top. Yun ang magiging neto. Ayan. Tapos, okay na. Boil. Ayan. Okay na. Ready to go ka na. Fresh na ang peg mo dito. Ayan. Tapos, guys, meron naman kasi itong parang little bit background about dun sa product, tapos yung proper way kung paano siya ginagamit. So, importante guys, kung gagamitin ninyo is malinis ang inyong kilikili. Meron po akong mga previous video na share ko sa inyo, how to cleanse your kilikili. Ayan, may kilikili secret, ayan, kilikili routine. Na-mention ko po dun na okay siya na gamitan ninyo. Diba, before kayo maligo, maglagay kayo ng baby oil, tapos siya yung gawin ninyo pinaka-cleanser sa kilikili ninyo, tapos maligo kayo, then after ninyo maligo, saka ninyo isprayan. Kasi mas magiging maganda ang effect talaga nito. Ako baga naturally, maglalight ang inyong skin kapag tanggal ang ating mga libag. Kasi maniwala kayo sa akin, try ninyo ngayon. Kuskusin ninyo ngayon yung kilikili ninyo ng cotton balls na may baby oil. Tingnan nyo yung kilikili ninyo, magbabrown yung cotton balls or yung cotton pads. Ibig sabihin, may dirt ang inyong kilikili. Kasi guys, hindi natin maiwasan na hindi magkakaroon yan ng dirt kahit pa hindi yan exposed. Kasi yung damit na sinusuot natin, pwedeng na expose, na alikabukan, tapos or yung pagpapawis ng ating kilikili, baka may kakaibang acid yan na alam nyo yun, toxic na lumalabas sa ating skin, kaya na nag-i-stay sa ating kilikili na pwedeng mag-cause ng body odor. Ayan, kaya try ninyong i-rub siya ng baby oil. Ayan, dati pa nga guys, ginawa ko pa nga sa kilikili ko is ginamitan ko pa yan ng calamansi, yung calamansi fruits talaga mismo, hinahati ko yung sa gitna, tapos yun yung ginagawa kong pang cost. Pero, ayan, may mga tinatry akong product, hindi ko na siya nagagawa. So, ngayon. So, before lang yun. Pwede naman nating ulitin yun sa ngayon kung talagang may gusto tayong achieve. Kasi, alam nyo ba, ang calamansi, ayan, napakaganda din yan na pantanggal ng body odor. Anyway, guys, yung ganito kalaki is 100 ml ito. Tapos, alam nyo ba, feeling ko, very reusable yung kanyang, lalagyan. Kaya guys, kung may ganito kayo na mabibili, huwag ninyong itapon. Pwede ninyo siyang gamitan ng iba pa ninyong mga pang spray, katulad ng kunwari, lagyan ninyo ng alcohol, so mga ganon. Perfect siya na pang travel. Ayan. Guys, pwede ninyo din itry yung ibang mga variant nito, kasi medyo marami-rami din ito. Ang ko lang dito is
bahala kayo kung saan kayo, it's up to you, ayan. What I mean is, it's up to you kung saan kayo mahihiyang. Pero for me, ito, I'm happy na for this. Kasi meron nitong parang ano lang, yung parang ano talaga, tawas talaga. Kaso ang ano ko lang nun, ganun din kasi, babasain mo yun, tapos ilalagay mo sa kilikila, papatuyin mo. So almost the same lang. So dito na ako sa di spray. Very convenient pa sa akin. Isang splash ko lang, okay na, winner na, winner. Na. Okay guys, so yan lang po masishare ko sa inyo sa product na to. Ayan guys, huwag kayong matakot mag-try. Try din ninyo ito. Okay guys, hindi ko pa masasabi na nakaka-lighten siya o nakakaputi siya. Pero I feel na naturally malalighten ang inyong skin using this. Kasi kilala ko si Tawas at kilala ko si Aloe Vera na very very gentle products yan. Ah, magandang mag-alaga ng skin at makapagpa-lighten at the same time ng skin. Basta tuloy-tuloy lang ang paggamit niyo. So gawin natin itong parang ano na natin, maintenance. Ayan. So guys, again, thank you so much for watching. I hope to see you on our next video. Syempre, again, kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to hit the like and subscribe button. And kung may comment po kayo, suggestion, feel free. Kasi po ako, lahat po ng comments na pumapasok po sa aking inbox, sinisikap ko po yan na sagutin isa-isa. Ayan. Again, maraming salamat po. I hope to see you on our next video. Thank you. Bye-bye.